Hola, hola mga karakarag! Hola, hola mga chismosa! Welcome back to my vlog! Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nako, agang-aga tayong nagminupusal distraction look for today's vlog. Kasi nga habang naghihintay tayo sa national costume mamaya sa Miss Universe 2023, itodo doon natin yung paghahanap ng mga chika, mga paintriga at mga chismis sa Miss Universe 2023 sa katatapos lang ng preliminary competition, di ba? Nako, ang dami mga pachika. Hindi mahabol ni Kuragan. Mahina yung baga ni Kuragan, mga karakarag. Pero isa-isahin natin to, ha? At ito na nga, mga karakarag, ang mga chismis na pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa sa social media. Ito nga, Nadia Ferreira muling magbabalik sa Miss Universe 2023 final bilang judge. May kinabahan. May nagkuanat, gitog ka narug hubag-hubag. Ang pambato ng Dominican Republic, mga karagarag, na kung saan ex ni Mark Anthony na asawa ni Nadia ngayon. Oh. Tapos sabi nila, baka daw, maapektuhan yung placement ng pambato ng Dominican Republic dahil nga isa si Nadia sa mga judges. Baka personalin daw ni Nadia ba? At lagyan ng mababang score ang Dominican Republic. Dahil nga sa ex-bitaw ni Mr. Ay, grabe. Ay, gusto ko itong mga pa-eksena na ganito. Gusto ko itong mga pa-chismis na ganito ba? Na, ay, may mga pa-love triangle. Ganon. So, hindi naman siguro, maging fair naman siguro si Nadia, mga karag-karag, diba? Kasi, wala na, past na yan, eh. O, diba? Pero, kung ano, magkaroon nga ng insecurity, ang dalawang ito, edi, yun talaga yung magiging eksena. Pero, siguro naman, sport yung labanan nito, diba? Hindi pa personally ni Nadia yung ano, yung pambato ng Dominican Republic, kahit ex pa yun ng mister niya. Anong kinilaman doon sa personal life nila, di ba? Past na yun ni Mark. Wag na nilang idagdag sa ano, present na yun, na masaya na yung mag-asawa. Pero hindi kasi yun may iwasan dahil nga, well, alam naman natin is chismis. So mahaluan talaga ng mga maraming tanong ba sa mundo na beauty pageant. Halaka, ano kaya mangyayari noon na nag-judge yung asawa ni Mark Anthony at pambato ng Dominican Republic yung ex niya. Kaya yon yung mga katanungan sa social media, mga karag-karag, baka tuluyan na nga El Tocoyo Galor ang pambato ng Dominican Republic dahil nga kay Nadia. So, para naman sa akin, siguro hindi. Kung hindi naman si, hindi lang naman si Nadia yung judge doon, marami naman sila. So, siguro mahila si, ano ba, si Dominican Republic sa pa-scoring, bitaw kung bibigyan ng mababang score ni Nadia. Pero naniniwala pa rin ako, ha, na fair na magbigay ng hatol itong si Nadia, kasi minsan na siyang lumaban sa Miss Universe, diba? At alam niya yung ano, pakiramdam ng isang kandidata na nag-perform ng bongga, tapos yun, hindi man lang masungkit yung tamang placement. So dapat maging ano si Nadia dito, professionalism ba? Tama ba yun? Professionalism, maging professional si Nadia Ferrer, mga karag-karag. So sabi nga nila, delikado daw ang mga placement na mga kandidatang mula sa Latinas, lalo na yung magaganda na manalo sa corona, baka daw asawahin ni Mark Anthony yung maging ano na naman, Miss Universe or maging runner-ups na maganda at maligwak ganun yung beauty ni Nadia. Eh nako, kabuang na dyan ni Mark Anthony, no? kung papalitan pa niya si Nadia, ano pa, tiguan na siya. Swerte na kayo siya kay Nadia, mga karag-karag. Tayo pa ganyan, paak na pukuglamok sa likod. At ito pa, mga karag-karag, ang kalat na kalat na ano, kontrobersiya ngayon na kumakalat sa social media. Yung National Director bitaw ng ano, Dominican Republic na kahawig ni Olga sa Batang Quiapo, na kung saan, nako, marami na pataas ng kilay dahil nga base sa mga translation na nabasa ko, ito nga ang paggawin ni Dominican Republic at ni El Salvador na nag-exchange daw base sa live na napanood nila, at yun yung mga ano na mga tagatakos bitaw na binanatan nila na ano daw yung game plan ng National Director ng taga Dominican Republic. Bakit daw may pa-exchange gown? So dapat daw yung gown ni Dominican Republic suot daw sana ni El Salvador, yung kay El Salvador kay Dominican Republic. Oh, di ba? Hindi ko alam, hindi ko naman intindihan yung mga pinagsasputak-putak ni ano ni Olga. Kasi to, mga karag-karagan, ako kinabahan din ang mga taga 5-6, mga karag-karag, baka daw bigyan ng mababang score ang kanilang pambato dahil nga sa noong sa kasagsagan na laban ni Nadia, di ba, na kung saan nabash din ito ng todo sa mga taga 5-6 dahil nga doon sa mga pa-video na kung saan ginaya nila yung meow ni Harnas noon, di ba? So, grabe yung hanas at banat ng mga taga 5-6 kay Nadia. Baka sa taon na to maghiganti daw din si Nadia sa taga 5-6. Tayo mga taga Pinsa, ako kalmado ako. Love na love si ano si Nadia ng taga Pins noon sa kanyang journey bitaw sa Miss Universe 2022. At
grabe yung ano, full support biya po ang mga tagapin sa kanya noon. Nag-cheer din sa ano, sa pambato ng Paraguay. So, sa tao na to, baka excited ako. Ganun. Yung eksena ko. Hindi ako kabado na nandyan si Nadja. Wala siyang bus na tanggap sa ano, taga-Pins. 5-6 at saka ano, Dominican Republic, yung tagilid sila. Watch out. Ganun. Diha na mo.